piston caliper puller. Madali lang siyang gawin. Paano ko ginawa? Tara, panoorin niyo. At eto, sinimulan ko munang putulin para tuloy-tuloy yung pag-weld natin. Yan. Yung pinuputol ko nga pala, yan yung gagamitin natin hawakan para madali siyang ikutin. Magiging itsurang parang tiring siya, ganun. Yan. Tapos yung kaputol, yun yung gagamitin natin pangontra. At eto naman, ngiting pusa na naman ang unggoy dyan dahil bibinyagan ko na yung bagong biling welding machine. Yung portable natin dyan. At eto, inuna ko nga palang i-weld dyan yung nut sa threaded rod natin para hindi na siya maggalaw-galaw. At ilalapat na natin siya kasi yan na rin yung ipang pupush dun sa piston ng caliper. Ispat-ispat lang tayo. At eto, sinunod ko nang i-welding yung hawakan ng threaded rod para mas madali ko siyang magagawa. Para hindi na rin makalabas yung nut dun sa gitna. Nasa sa inyo naman kung anong gusto nyong unahin sa pag-weld. Kung saan kayo mas komportable. At sinunod ko nang i-weld din dyan yung nut sa gitna dun sa kaputol ng round bar na 12mm. Para maikot ko na at matesting kung walang haharang sa mga thread ng threaded rod natin. Ganun lang, simple-simplehan lang natin. Ayan. Okay na yan, pwede na yan. At napasulya pa nga yung unggoy dyan. At eto, natapos ko na yung caliper pusher natin sa piston. Ayan, ito yung naging itsura niya. Kasi bakit ganito yung itsura? Ito yung ikakalang natin dun sa likod ng harap ng piston caliper. Tapos ito naman yung tutulak itong harapan. Ayan, gaya niyan, ganito. Ito yung nakasandal, parang nakaganto sa caliper. Tapos ito naman yung piston. For example, piston. Yan. Ito yung tutulak niya pa loob. Nakaganyan siya. Yun. Natapos na. Yun lang. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagamitin itong in-improvise nating tools. Tara.